Shoutout tayo mga idol sa lahat na solid Marsai supporter at sa buong Marsai family. Shoutout din sa aking family dito sa Siwak Pardo, Cebu City. Maraming salamat sa suporta mga idol. Ang sabi ni Papa Gurio, Toy, isa ito sa mga mabigat na pagsubok ng inyong mga kakayahan. May ibibigay ako sa iyo mamaya. Dapat malakas ang poder mo laban sa mga orasyon. Malakas ang mga kaalaman ni Ede sa mga orasyon at buhay na salita. Maari mo itong ikapahamak. Pero ang ibibigay ko sa iyo, isa ito sa mga pinagkakaingatan ko at ginamit ko noon laban kay Ede. Mabisa itong pangontra laban sa kanyang mga orasyon. Kapag makakita ka ng pagkakataon, talunin mo agad siya. Kaya kinagabihan, alas 6 pa lang, umalis na si Tatay Mauricio. Ayaw niyang may kasama. Gusto niyang harapin ang anting giro na nag-iisa. Agad na sinuot ni Tatay Mauricio ang kakahuyan papunta doon sa gilid ng bundok ng Barangay Saging. Handa na siya. Hawak na niya ang isang natatanging medalyon na panguntra sa malakas na orasyon ni Manong Ede. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na din niya ang lugar. Napakatahimik ng paligid. Malamig ang ihip ng hangin. Tanging maririnig sa kadiliman ng gabi ang mga huni ng ibon, insekto, at iba't ibang klase ng hayop. Wala pang nararamdaman si Tatay Mauricio na kakaiba. Pero inihanda na niya ang medalyon at ang isang batong kampika na bigay din ni Papa Gurio. Ito ang sinasabi ni Papa Gurio na ginamit niya noon para matalo si Manong Ede. Bigay din ito ng kanyang kaibigang Engkanto. Kinuha na din niya ang agimat ng Saging at ang agimat ng Pangil ng Kidlat. Pati ang kanyang bagong agimat. Ang agimat ng Itim na Pusa, ginamit na din niya ito. Ang bili ni Papa Gurio, kailangan na pulido ang kanyang mga gamit. Hindi basta-basta ang kalaban si Manong Ede, lalo na ngayon. Nakikiramdam muna si Tatay Mauricio. Lagpas alas 8 na. Hanggang sa may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Nagbago ang ihip ng hangin sa kapaligiran at nawala na ang mga huni ng mga insekto at napapalitan ito ng kakaibang tunog na parang panaghoy na galing sa ilalim ng imbornal. May kutob na si Tatay Mauricio. Nandito na sa lugar si Manong Ede. Ikinarga na niya ang mga dasal para sa kanyang pangharang at puder. Hanggang sa may nakita siya na bulto ng tao na papalapit sa kanya. Ito na si Manong Ede. At habang papalapit ito, sabi nito kay Tatay Mauricio, "Mabuti at tinupad mo ang iyong sinasabi, Toy. At tulad din ng sinabi ko, nag-iisa lang ako. Wala akong kasamang oranggutay. Ito na lang ang magiging kasunduan natin. Kapag matalo kita, ibigay mo sa akin ang isa sa iyong mga agimat at ang mga dasal para mapasunod ko ito, ang nilalang na nagbabantay sa agimat. At kapag ako naman ang iyong natalo, ibibigay ko ito." At may inilabas itong si Manong Ede na isang kwintas. Ang kwintas na ito, kaya mong kausapin at utusan ang mga hayop, kahit na ang mga mababangis na hayop sa kagubatan. Sagot ni Tatay Mauricio, "Hindi ako interesado sa kwintas na yan. Ang gusto ko lang ay talunin ka.
nakikirandam muli si Tate Mauricio sa paligid. Kapag kaya ng kwintas na utusan ang mga hayop, ibig sabihin, pwede nitong utusan ang mga mababangis na hayop sa gubat para atakihin siya. Pero hindi. Kapag ginawa ito ni Manong Idri, hindi nito makukuha ang kagustuhan na maangkin ang isa sa kanyang mga agimat. Ilang sandali, nakita niyang nagsimula nang mag-usal itong si Manong Idri ng mga orasyon habang nakatitig sa kanya. Hinawakan ni Tatay Mauricio ang medalyon na suot at nag-uusal na din siya ng orasyon na pambakod para sa kanyang poder. Biglang tumigil sa pag-uusal si Manong Idri at ngumiti ito sa kanya. Mukhang pinaghandaan mo ito, Toy Mauricio. Mukhang malakas ang poder na karga mo. Sige, susubukan natin ang mga agimat mo. At nakita na naman niya na nag-uusal itong si Manong Idri. At pagkatapos, mabilis itong tumakbo papunta sa kanya. Nang mapadaan ito sa lugar na hindi nasisinaga ng buwan, nawawala ito sa kanyang paningin. Umatras si Tatay Mauricio. Agimat ito ng tagulilong. Nasa ilalim siya ng mga puno ng kahoy. Tiyak nang hindi niya makikita si Manong Idri. At tama nga siya sa kanyang hinala. Nawala na nga si Manong Idri. At sa isang iglap, tinamaan siya ng isang malutong na sapak sa panga. Napasandal si Tatay Mauricio sa puno ng kahoy. Nahihilo siya sa lakas ng sapak na yon. Pero agad na nakikiramdam siya sa paligid. Gamit niya ang agimat ng pusa. Malakas ang kakayahan nito, lalo na sa dilim. Pinakiramdaman niya ang buong paligid, ang ihip ng hangin, pati ang galaw ng madahon. Ilang sandali, tinamaan na naman siya ng sapak sa dibdib. Napapaatras na naman si Tatay Mauricio. Pero sa mga sumusunod na atake, nararamdaman na niya kung saan galing si Manong Idri. Hindi man niya ito nakikita, pero nararamdaman niya ang mga galaw nito. Ang iniisip niya ngayon, paano niya ito matatamaan? Dinasal na niya at ikinarga sa kanyang kanang kamay para sa kanyang agimat ang kidlat. Nang maramdaman niya na umatake na naman si Manong Idri galing sa kanyang kanang bahagi, agad na umikot si Tatay Mauricio at sinapak niya ito. Pero tumama lamang ito sa hangin at tinamaan na naman siya ng atake sa tagiliran. Ramdam talaga ni Tatay Mauricio ang sakit ng mga sapak ni Manong Idri. Pero pagkakataon na niya ito, mabilis niyang itong hinawakan at buong lakas na sinapak niya ito. Ramdam talaga niya ang lakas ng pagkatama nito sa katawan ng antinggero. Umigik pa nga ito sa sakit. Isang sapak pa sana ang kanyang pakawalan. Pero naramdaman niyang napakadulas ng braso nito at hindi na niya kaya panghawakan. Kaya nakawala si Manong Idri. Ilang sandali, may narinig siyang tawa nito. Tama nga ang mga narinig ko tungkol sa iyo, Toy Mauricio. Iba na talaga at angat ang lakas mo sa lahat. Mukhang malakas ang mga hawak mong agimat. Nang marinig ni Tatay Mauricio na nag-uusal na naman ito ng mga orasyon, agad niyang kinapa ang medalyon na nasa kanyang liig. Pero wala na. Wala na ang kanyang medalyon na pangontra sa mga orasyon ng antinggero. Yawa! Nakuha ito ni Manong Idri. Ang nasa isip ni Tatay Mauricio at narinig niyang tumawang muli ang matanda. Hindi mo na magagamit ang medalyon na ito, Toy Mauricio. Ito ang ginamit ni Goryo sa akin noon.
at naramdaman na naman niyang parang tumakbo ito at papunta sa kanya. Naramdaman kasi niya dahil sa galaw ng hangin at dahil na rin sa kanyang agimat ng pusa. Pero sa pagkakataong ito, mas mabilis na ang mga atake ni Manong Ede. Maramdaman man niya, pero hirap siyang mailagan ang mga atake nito. At tinamaan naman siya sa panga at dibdib. Napasubsob na sa lupa si Tatay Mauricio. Pero kahit na namimilipit siya sa sakit, agad siyang tumayo. Baka mapuruhan siya nito. Agad siyang tumakbo, papunta doon sa damuhan kung saan masisinagan siya ng buwan. Nakatayo lang siya at nagpalingon-lingon sa paligid hanggang sa nakita na niya si Manong Ede na papalapit. Dito, hindi na magagamit ng matanda ang kanyang agimat ng tagulilong. Pero bigla na naman itong nawala. Kaya nagtataka si Tatay Mauricio. May sinag na ng buwan. Bakit hindi pa rin niya ito makikita? At agad na napayoko siya dahil inatake na naman siya ng anting giro. Nailagan niya ang ilan sa mga sapak nito. Pero tinamaan na naman siya sa batok at liig. Napasubsob na naman si Tatay Mauricio sa lupa. Sabi ng kanyang isip, putik, ano ito? Naguguluhan na siya at narinig na naman niyang tumawa si Manong Ede. Kaya mo pa ba, Toy? Ano na ang gagawin mo ngayon? Nang may marinig si Tatay Mauricio na isang boses, boses ng matanda, Toy, gamitin mo ang bato ng kampika. Nawala na sa'yo ang medalyon. Kaya natatamaan ka na ng kanyang mga orasyon na panlinlang. Hindi na niya magagamit ang agimat ng tagulilong, pero gamit niya ang mataas na orasyon ng panlinlang. Gamitin mo ito. Sabi ni Tatay Mauricio, ang ermitanyo na nagmamay-ari ng kanyang agimat ng pusa. At may nakita siyang maliit na tila ang nasa kanyang harapan. Ang sabi pa ng ermitanyo, basahin mo ang mga nakasulat sa tilang yan at mawawasak mo ang kanyang orasyon.